No guys, meron tayong ayusin ngayon na CRT TV 21 inches Daewoo. Daewoo yung tatak. Ngayon guys, saksak natin. Ayan, meron tayo dito. Hello. Okay. Ayan, saksak natin. Ayan guys, nasaksak na natin. So, on natin. Ayan guys, nakikita natin one line. Ayan guys, oh, one line. One line yung TV niya. So, bubuksan natin. Titingnan natin kung ano problema. Nakikita nyo nag-ano na siya. Pilit-pilit siyang bumukas. So, tayo natin. Shoutout kay Ate Nida Sikad. Salamat sa'yo. Kita nyo guys. Nagabok na. Daming. Ayan. Nisi muna natin, guys. Ayan guys, unang gagawin natin, ito guys, para lang doon sa mga baguhan, yung mga nag-uumpisa pala, yung mga nag-aaral. Pag mga ganitong, unang titignan nyo guys, mag-visual inspection muna kayo. Visual inspection, pagkatapos malinisan, nag-visual inspection muna. Kung ano pa yung mga possible na magiging sira. Ayan, tuloy na ito guys. Nabuha tayo yung aking camera. Ayan. Excuse me. Ayan guys. Kung mapapansin nyo. Ayan. Ayan. Ano ba? Bloated na. Bloated na yung capacitor. Ayan. Lumubo na. Ayan. May lobo na siya. O, yung mga kapasitor niya, mga palitin na. Ayan. Tapos, meron pa tayo dito na pansin sa bandang power supply. Ayan, bloated na rin yung kapasitor. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, lumubo na. Pero power supply selection yan. So, magiging possible na magiging problema niyan pag gumagana na yung TV, magalaw. At balundag-bundag ang picture. Yan, papalitan na natin yan. Yan. Kung ito kasi guys, ito yung pinaka power section niya. Yan. Pabunta na dito sa kanyang regulator. Yan. Itong side naman ay yung tuner. Ito naman ang kanyang system. System IC yan. Ayan ang kumukontrol sa mga pindutan. Yan. Ito naman ang kanyang jungle. Jungle IC. Yan. TA8725AN. Yan. Ito naman ang video section. Yan. Ang video section to. Ito, video section yan. Yan. Kung saan yung nandun doon yung video, yun yung, ito yun. Diba, ito yung video. So, kung saan pumunta yan, ito yan. Video section yan. Kung ang ating, mga pindutan, yan. Diyan naman yung pinaka memory. Ayan yung pinaka system niya. Sige, dyan yung pinaka pindutan niya. So, pag unplug naman, para malaman nyo naman power supply,
Kung saan pumunta tong vlog? Ayan, itong pinaka-vlog niya. Bakit pa? Pag binaybay mo to, subscribe! So, diyan bumagsak. Ibig sabihin, ito ang pinaka-power supply section niya. Wait, wait lang, baby. Subscribe. Subscribe. Ayan, very good. Guys, kasi ito naman, ayan, ito na kanyang regulator section. So, naging problema na itong TV, nag-go one line. Go one line siya, no? Paghahanapin nyo naman yung mga sound IC section, ito yan, guys. Ito, pansinin nyo itong wire na to. Pumunta doon sa speaker, di ba? Speaker, kung saan siya bumagsak yung wire niyan, diba? Ito, ito. Ito yung pinaka-wire niya. Yan, ito yung sound section. Ito yung pinaka-IC niya. O, pagdating naman dito, guys, ito naman yung kanyang vertical section. So, dito nagkaroon ng problema, nag-go one line, di ba? So, ito yan. Kung saan naman bumunta to? Yan, yung ano na yan, yung dalawang wire na yan, yellow, tsaka ano na yan, green na yan. Papunta yan dito sa pinaka-vertical. Vertical section. So, ito naman ang kanyang flyback. Ayan, ganyan yung tsura ng flyback. Yan. So, ito naman ang kanya. Galing flyback, papuntang anod cup. Anod cup to. Ito naman tinatawag na yuk. Yan. So, ito naman ang tinatawag na CRT board. Pinagkakabitan naman ng ano, ito naman tinatawag na, yan naman ang tinatawag na CRT socket. Yung yan, nagiging problema naman na ito kapag matagal na lumiwanag yung TV mo. Malabo sa una, so biglang daan-daan liliwanag, nandito ang problema nun. Pero dahil vertical naman yung magiging ano natin, so pupukos tayo dito sa vertical. Pero papalitan na natin to. Kasi ito, sigurado to, ano to eh, may mga ano to. Makakaroon ng problema yan. Yan yung mga kapasitor na yan. Tsaka itong kapasitor na malaki na to, log no. Yan. Yan. Ay no. Alis mabiyak-biyak na nga. Ayan o. Kung mapapansin nyo. Lumaba na. Tapos ito naman. Ganyang kapasitor. Ayan. Ayan. Lumubo na rin. Ayan. So ayan. Sige natin yan. Ah. Dali muna natin to. Wala na tugtog. Ikaw na kumuha. Ma, yun na. Wala mo na ito eh. Kasi niya ako. Dali mo natin yan. Anggalin mo na rin natin to. Ito na yung mga tabla ng side. Ito ang iliwanag dito. Pusko mo na? Ha? Thank you.
guys, oh. Tul na pa. Iiwan na, ano. Kaya nagkakaroon ng problema. Tibol, so. Lobo na, lobo na yung pinakaano ng pet niya. Ayan, o. Para nagkakaroon na lang yung sa paa niya. Palitan na rin yan. Ano niya? Okay, no. Dala natin yan. 47. Dito anak ko. Hindi tinuro lang niya mo. Oo nga eh, may kuryente to. Dumi to, madumi. No, may hindi ka. So isang 10 microfarad, 250 volts. Isang 100 microfarad, nakita ba? 160 volts. Saka isang 3.3 microfarad, 160 volts. So ano ba ang problema niyan? Ito, wala na, nag-corrosion na yung pinakapaa niya. Tanaw. Yan. So, papalitan na natin yan. Ito yung 100 microfarad na nagpunta sa power supply niya. Dito. Yan. Yan yan. Pagpunta sa power supply niya.
ano. Tado din yung ano. Tapos ito na 3.3. Tulagyan natin sa kapasitor. Yan. Shirt muna natin. Sinishirt. Shirt muna natin. Shirt. Antay ko natin ng American. Foto natin. Ang guys, oh. Lana. Hindi mo siya maka? Lana. Ito yan sa analogya mamaya. So ito ay 10 microfarad, 250 volts. Shoot muna natin. So, 10.2. 10.2. Ito, ito okay pa rin, okay pa siya kasi nakakukuha pa sa kanya. Hindi tayo baksik ah. Nakakuha pa siya. 10 pa. 10.2. Sabihin, pwede pa to pero babalitan ko na rin kasi gawa ng kakaroon na siya ng krusyon sa paa niya. So pag katagalan niyan, may maputol na, mabubutol na rin yan. So hanap tayo. Kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga gagawin ko pang mga video. Salamat guys, yun lang. Okay na yan guys, wala na yung one line. Salamat sa panonood.